mo namin ng ganun. Oh. So siguro ang ano po diyan, yung mga viewers, kayo na po ang bahalang humusga patungkol po diyan. Meron siyang mga ano, meron siyang mga nilabas na paratang kay kay Kuya Michael. So ang magandang araw po muli sa ating lahat. Ito na naman ang inyong lingkod, Jan's Tot Vlog, na bumabati sa inyo ng isang magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan, saan man tayo dako ng mundo. Yes, sa araw na ito po ay magre-reaction na naman tayo. So, ayan, maraming salamat sa iyong walang kusawang panonood and magpapaalala muna tayo na kung meron pa dito ang hindi pa nakasubscribe kina Kuya Pal Santos Matubang, Kalinga Proud, Ate Edna Vlogs, and of course kina Sir July Ponil and Sir RP Max Vlogs. Yes, support po sa kanila and manood po tayo sa mga videos nila dahil yung panonood natin ay para na din tayo nakabahagi sa mga tinutulungan nila, lalo na hindi natin ini-skip yung vlogs. Ads pala. Yes, and yan, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol dito kay Kuya Michael ulit. Dahil, di ba, nasabi noon na planchado na yung tulong nila, ano nila, Sir July and Sir RP Max Vlog. At ngayon ay meron ditong umapela. Parang umapela itong si Ate Mylene at naglabas din ng kanyang saloobin ay yun. At ating alamin kung tuloy pa ba yung tulong kay Kuya Michael sa likod ng mga paratang sa kanya. So ito po at panuorin natin muna to. Po namin ng ganun. So siguro ang ano po dyan, yung mga viewers, kayo na po ang bahalang humusga patungkol po dyan. Basta ang mahalaga po ngayon, tuloy ang pagtulong! Yun! Tuloy! tuloy ang ano natin guys, at tuloy daw ang pagtulong! Of course, tuloy daw ang pagtulong. So, dahil nga itong ano, si Ate Mylene ay meron siyang mga ano, meron siyang mga nilabas na paratang kay Kuya Michael. So ang sabi nila ano, Sir RP Max at Sir July ay ang mga viewers na daw ang mag-decision doon. Pero sa kalaunan din ay sabi nila sabi ni Sir July nasa kalingap sila at ang kanyang adhikain ay pagtulong. So tuloy ang tulong kay Kuya Michael. So, dagdagan natin yan mamaya pagkatapos nitong isa pa na clip na nakuha natin sa kanila. Oo nga pala, kaya itong video na to ay nakuha ka sa clip. Nakuha ko kay Sir RP Max Vlog ulit. So, ayan, kung gusto nating panoorin yung whole na video na to, ay panoorin po natin dun sa vlogs ni Sir RP Max Vlog ulit. At ang sarap nilang pakinggan, ang liwanag po ng paliwanag nila, sing liwanag ng buwan ng Abril. Joanna, ang iniisip ko po kasi namin dito, hindi lang kay Kuya Michael, para kay Joanna at saka kay Mark. Si Mark po kasi ay kasama ni Kalinga Prab. Kalingap tayo. Alam nga namang hindi tayo makikiisa. So sama-sama na po yun. Kaya kami nagpuporsige ng tulungan. Yun. So dahil si Mark na nasa ano custody ni Kalingap Rab, full support tayo. Yun po yun. So yan po, maging totoo man o hindi yung paratang ni Ate M kay sa ex niya na si Kuya Michael ay tuloy pa rin yung tulong para sa kanya dahil hindi naman yun para sa kanya kundi para dun sa kay Joanna at syempre kasama na din si Mark doon kasi mukha nila yung nakataya dito na batuhan itong pero si Kuya Michael ay wala naman siyang matindi na paratang kay Ate Michael is like Ate Michael kay Ate Mylene is like lang siya at saka talagang mahinahon siya, humble po siya na magsalita. And yes, tama. Sina Joanna at Mark ang nakasalalay dito sa
batuhan ng mga dalawang ito na ano, kaya ang kaya yun yung na ano, yung kaya ituloy pa rin ni nila yung tulong ng dahil doon, kasi wala pa naman matinding ebidensya, wala naman ebidensya pa, so tuloy pa rin yun. And yes, nang dahil naman dito sa ano, sa paratang ni ano, ni Ate M nga, ay hindi pa natin malalaman kung ano ang totoo ngayon, pero alam nyo ba na kung nakikita nyo, kung naobserbahan nyo yung relasyon nila mag-ama, si Joanna at Kuya Michael ay ano, kung ganun kasama si Kuya Michael, ay hindi ganun din kalambing si Joanna, di ba? Si Joanna laging nakapulupot sa kanya, di ba? Pag pag ganun na may pag ganun kasama ang ama o kaya ina, hindi ganun kadikit yung isang anak, hindi ganun ka ano, kalambing. So ayan, at kay Ate M naman ay hindi ko alam kung meron pa maniniwala sa kanya, pero kung meron man maniniwala o kaya kung totoo man itong mga paratang niya, eh, sabi nga ni Kuya Van, baka noon lang yun, noon lang siguro yun. Pero yung dun sa pagbubugbog ay hindi nga natin alam kung totoo nga ba na ilang beses na nabugbog siya. Dahil kung totoo man yun na ilang beses siyang nabugbog, kung totoo man yun na dahil doon kaya siya lumayo, eh parang hindi din ako naniniwala eh. Kasi kung totoo yun, ay meron sana siyang phobia. Takot sana siya sa mga lalaki. Kasi ang mga babae, andun yung kahit in love ka sa isang lalaki, andun yung pagdadalawang isip mo na baka naman ganun siya. Diba? Pero si Ate Maylin hindi eh. Parang hindi niya matiis na mawalan siya ng lalaki ng ilang taon. So, yes, bahala na ta. Malalaman din natin kung ano ang totoo. And yes, abang-abang po tayo. And kay ikaw naman, Ate Maylin, huwag masyadong batuhin si Kuya Michael, dahil kita naman na talagang tama yung pagpalaki niya kay ano, kay Joanna. At saka para kang hindi umunggol kay Kuya Michael dati. Palagay ko naman ay umungol ka noon sa kanya. So, yan, joke lang. Good vibes lang tayo minsan. Yes. And yan, maraming salamat sa iyong panonood ulit. And tulad ng sinabi ko, na hindi pandidiin kay Ate Maylin ito, parang labasan lang ng opinion, kung ano naman yung opinion ng bawat isa sa mga batuhan nila. And dapat ay itigil na nila yon, dahil nga mga anak nila ang sina Mark at Joanna yung maaapektuhan. So ayan, kasi Maylin, ang tulong ay hindi po para sa ano, kay Kuya Michael, kundi kay Joanna. Eh, anak mo yun eh. So, support ka na lang. At saka, huwag masyadong makwento. So, ayan, Ate Maylin. And, ano na lang, mag-ano ka na lang din. Ayusin mo na lang din yung buhay mo, para, kasi maaga pa naman. So, andyan naman na si Ben mo. So, si Kuya Michael ay nagtiis siya na walang asawa. Ilang taon, 15 years mula iniwan mo. So, yan, mag-focus ka na lang kung ano yung nasa'yo, and maaga pa para magbago pa, at ituwid mo kung ano yung mali, para ano, lalo na ngayon na nag-church ka araw-araw, alam mo pag nag-church ka araw-araw na binabasa ka ng mga tao. So, ayan, so, magbago-bago na tayo minsan, pag may time pala. Yes, maraming salamat, and yes, patuloy pa sana tayong support kina Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Braggs, and kina Sir Julay na rin at Sir RP Max Vlog, dahil yan po, maganda din ng kanilang adhikain. Yan, maraming salamat, and huwag po sana tayong nauntog yung musikok. Huwag po sana tayong makalimot, manalangin sa ating poong may kapal, dahil lahat ng mga blessings natin ay sa kanya nanggagaling. Yan, maraming salamat po, and hanggang sa muli na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Bye-bye po!